Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na linggo sa karaniwang panahon at sa ating pagdiriwang katulad nung narinig natin sa panimula ng Misa, tayo ay nagdiriwang ng tinatawag na National Bible Sunday, pagninilay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na buhay, Diyos na nagkatawang tao, namuhay sa piling natin, Diyos na makapangyarihan sa salita at gawa. Kaya nga dito sa ating Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong sa kanyang pagpapahayag doon sa sinagoga, namangha ang lahat, nagulat sila, sino ba yung Jesus na yan? Sapagkat sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pangangaral, para bang kung magsalita siya, kung mangaral siya, siya'y may kapangyarihan. Sino ba ang Jesus na yan? Bakit parang mas makapangyarihan siyang magsalita kaysa mga eskriba? Sa panahon na ito, para bang hindi pa ganoon kakilala si Jesus. Kaya marami pa yung talagang hindi nakakakilala sa kanya. Kaya sila'y nagtatanungan, sino ba yung Jesus na yan? Bakit kung magsalita siya, may dating? Bakit kapag siya'y nangaral, para bang napaka-authoritative ng dating? Sino ba yung Jesus na yan? At lalo silang nagulat sapagkat pagkatapos na siya'y mangaral, sabi ng Ebanghelyo, bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at ito'y sumigaw, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Tingnan mo nga naman, yung mga tao, hindi pa nila kilala si Jesus. Sino ba yung Jesus na yan? Kung magsalita, may kapangyarihan. Ibang klase kung mangaral, may dating, hindi katulad ng mga eskriba. At ngayon, biglang papasok sa eksena ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at itong masamang espiritu na ito ang magsasabi, kilala kita, Jesus. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Kahit ang masamang espiritu nakikilala itong Jesus na ito. Kaya para mapatahimik itong masamang espiritu na ito, sinabi ni Jesus sa kanya, tumahimik ka, lumabas ka sa taong iyan. At ganoon nga ang nangyari. Umalis dun sa katawan ng tao yung masamang espiritu at ito'y biglang nawala. At pagkatapos, nagulat ng sobra-sobra ang mga tao. Ano ito? Bagong aral? Kahit ang masamang espiritu na uutusan niya at sinusunod naman siya. Sino ba talaga itong Jesus na ito? Kaya dito sa bahaging ito ng ating Ebanghelyo, malinaw na ipinapakilala sa atin kung sino si Jesus. Sa katotohanan, si Jesus ay Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos na naglalaman ng katotohanan.
ang salita ng Diyos na palagi nating naririnig sa tuwing tayo ay dumadalo sa misa na ipinapahayag sa atin. Ang salita ng Diyos na dapat nating pakinggan, tanggapin sa ating buhay, sapagkat kayang-kaya nitong baguhin ang magulo at makasalanan nating buhay. Ang salita ng Diyos na kung paniniwalaan lamang natin at tatanggapin natin, ang sangtunay na makapagpapabago sa atin. Ang salita ng Diyos na walang iba kung hindi si Jesus. Kaya ito, mga kapatid, ang napakagandang pagninilay para sa pagdiriwang natin ng pambansang linggo ng Biblia. Isang linggo, magninilay tayo sa salita ng Diyos. Isang linggo, ibibigay sa atin ang importansya, ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Umaasang sa ating pakikinig, sa ating pagninilay, tunay natin siyang yayakapin at gagawing bahagi ng ating buhay. Si Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, na parito upang tayo'y iligtas at bigyan ng buhay. Amen.